Nobyembre 2015 nang simulan nila Philbert ang horseback riding sa Sagada. Mula 30 ay mahigit 20 na lang ang mga kabayo dahil marami sa kanila ay namatay. Dumayo ako para gamutin ang ilan pang may sakit. Makikita ko, no, isa sa mga maganda yung kabayo mo kasi makintab yung balahibo niya. Pag hinila niyong gano'n, pag bumabalik agad, so ibig sabihin well hydrated ito. So ang gagawin natin kay Antonio, eh, we will just give vitamins and deworming. Ano? Maganda yung mata niya, walang kamuta-muta. Bukod sa paggamot, nag-iwan ako ng payo para maging malusog ang mga kabayo. Importante din na araw-araw lilinisan niyo kasi minsan nabubulok yung ilalim niya. So meron siyang irritation sa eyes. Huh? May keratitis siya. Minsan kasi dinadapuan ito ng mga langaw eh. Tignan niyo ito, pag sobrang haba yung kanyang hoof, eh pag tumama yan sa bato, pwede mag-chip off. So recommendation ko talaga, kabitan ng horseshoe. Ano? Medyo sobrang payat nitong kabayo na ito. Buntis pa ito? Buntis. Sobrang payat ah. Oo nga eh. Kasi buntis. Kasi pag buntis to, hindi natin mapupurgahan ito. Baka mamaya maagasan. Ang 15 pasyente ko ay nanggaling sa Baguio at sa Ilocos. Pinayuhan ko sila na kailangan pag-aralan bago muling buksan ang horseback riding sa Sagada. Aminado si Philbert na hindi maalam ang kanilang grupo sa pag-aalaga ng kabayo. Actually, maganda yung takbo nito before. We lack of knowledge about how to manage the horses. Kaya may namamatay. Handa namang makipagtulungan ang lokal na pamahalaan ng Sagada. Sa coordination naman, hindi naman sila pumaparito dito sa office. We only found out that some horses noon were sick. Ngayon, nakikipag-ugnay na si Philbert sa iba't ibang ahensya sa Sagada. Meron nang in-applyan namin yung mga paperworks niyan. May permit siya, pati SEC, mayor's office permit. So meron na. Ito yung mga ano namin, yung mga ano, pony boys, meron na ring permit. As to the horseback riding, it is new to our municipality and maybe that can be improved. So that is one way of for our constituents as their livelihood source. Kinabukasan, pumunta kami sa sikat na Quiltepan. Ang pinagmamalaki ng mga horse owners dito sa Sagada is yung trail ride, which is really spectacular kasi makikita mo yung ganda ng kabundukan ng Sagada. Hindi maikakaila ang ganda ng Sagada. Sa patuloy na pagdagsa ng mga turista, sana mapanatili ng Sagada ang ganda nito. Dapat lahat ng stakeholders ay involved dito sa horseback riding recreation nito ng Sagada. Yung LGU, yung horseback riding owners, yung tourism ng Sagada. Isang malaking responsibilidad ang pagbuo ng aktibidad katulad ng horseback riding. Hindi ito basta-basta. Kailangan pag-aralan ng mabuti ang magiging kapakanan ng mga kabayo, pati na rin ang mga sasakay rito.